is all about the anticipation, the vigil of the Christmas celebration. Being a vigil, let us anticipate the birth of the Lord by celebrating the Holy Mass, thanking the Lord for all the blessings that we have received, and also offering to Him all our intentions, our prayers. Once again, let us remember our brothers and sisters who are victims of the calamity, tragedy that has befallen in our city for the victims of the fire. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the same mysteries. Let us all say, I confess Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, to my fault, to my most sinful soul. Therefore, I ask the Saint Mary, Mother Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me, the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and pray.
Let us pray. O God, grant us year by year as we wait in hope for our redemption. Grant that just as we joyfully welcome your only begotten Son as our Redeemer, we be also merit to face him confidently when he comes again as our trust. For you serve as we do in the name of the only Holy Spirit, one God forever and ever. Thank you.
Trees, ostrich, egg, buttons, wings, and worldly desires, and leave temperately, justly, and boldly in this age, as we await our blessed hope, the appearing of the glory of the great God and of our Savior Christ Jesus. It was He who sacrificed Himself for us, to redeem us from all unrighteousness, and to cleanse for Himself a people of His own, eager to do what is right. The word of the Lord. Thanks be to God. In those days, Henry went up from Caesar Augustus, that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. Saul went to be enrolled east to his own town, and Joseph went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was his child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region living in the fields, and keeping the night watch on their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today, in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of heavenly hosts with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom His favor rests." The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Let us all be seated. Mga isang Merry Kristo, maayong gabi kayo dyan talaga. Typically, hindi pa angay na late Merry Christmas because we are still on the vigil before the celebration of Christmas. You know, okay, hindi isa para sa Pasko, so maybe
Kita mengukir sebelum satu hal dengan tepat. Merry Christmas. Sa inyong mga sinong mga taday, ang inyong mga presyo, putangan sa inyong mga daan po sa inyong mga
really true and people of what is the message to them. The belief is all about ordinariness, simplicity, and simplicity. And this ordinariness, simplicity, and humility, these are the values which bring about salvation of humanity. Ako lang masway po kung yung dito sa kalya, kaya sige po, suri-suri sa bagay, sa kamang sa pasto kay mga present po sa gabalay. Kaya one thing yung ako lang yung nakilala, ang gabalay is pangarap sa tuwa, na ako lang po sila yung kwarto, na ako yung something at one life sa lahat. Kaya sa tuwa ang balay, gabalong yung katagabalay, ang pinakasin mo sa pagbalay sa tuwa ang sala. As mas masipo din yung sala, nakasasalan yung tatanan ng mga pictures sa mga may template, may plumba, makaraan ng mga makaraan ng mga tipo na ako na isang sa Italian na family, something different. And there is a message behind the difference in comparison with our homes in our house. In other words, doon kailangan ang kailangan na pagkasipa sila ng lalay. Tanungan ko nila na kung sa may kailangan nila. Kumimay ang labo sa kasa, labo sila ang prima nila, prima, bien prima nila, nila sa atin. Ako yung pangalan, naman ang mga malay na kusina mo naman ang sentro, di prima na ang sala. E baka ko yung kamalay, ang gusto mo, kusina ang mga makita. Ang tubag is dolce vita. The sweetness of life, dolce vita, food and life. Tingnan naman, matapos sa Italian, the main point in the center of the house is the kitchen, because it is in the kitchen that brings about the living of the family. Nga, isa pa ang asa na lang yan ang mga members of pamilya, ang mga kukulit ko sa inyong mga bahay. For one reason, two reasons, three reasons. The first reason for you to have a little care and kailangan nga musina bihan nga magkakalatalan na pinakalatay ka ang tayo ni Mama. Mga Italian mo na sila namalit ng mga cook, chef, pero ang kailangan nga musina sila magkakalatay ko kung patikol sa inang mga kailangan ang kailangan ng pasta, spaghetti, nagtulog sa inang mga kailangan. Kasi nga, sa pamilya ito, namalit ng mga pero this is the reality of the house of the Italian family. Hindi ka, kayo di mo nila ang iyong napagkao, kunin mo nila ang istorya o kamapagkando sa pamilya. More or less, the Italian family is just like the Filipino family. Kung ino sila sa Asia, ang Japan is the Germany of Europe. Sa Asia, ang Philippines is the Italian. Why? Because of the close family ties. And that family ties is being, closeness of the family ties is being represented by the symbolism of the kitchen as the center of the house of the family. No. So, mawala nga nga nga, pero ba yung tulog? Muulit sila sila ng mga lalagay, pero sila nakakapuno sa kalipay ng pagkakarugan sa ilahan. My dear brothers and sisters, I am emphasizing simplicity, ordinariness, and humility because these are values that are being present in the manger. And this simplicity, ordinariness, and humility, these are also the values that bring about salvation of humanity. Motuman na simplicity is beauty, right? Simplicity is beauty. Giving up the simplicity is beauty. Simplicity brings salvation to humanity. You know, that muna yung importance of muna muna. Nindo pa tayo na ulit-ulit at nindo sa tuwa ng Belen. Let us not forget. Please, do not forget to do
not change the original spirit of Christmas. Do not reinvent Christmas, and do not forget that Jesus was born in the manger, in the simplicity, in the ordinariness, in humility. Why? Because these are the ways to save humanity. Nakalubog ba kung nasunod dito sa dito sa pagkalan? Di ba? Ang mobile kay Luis nga ang mobile na ang nakasunod kung pagkamakalubog sa kahintan sa mga nasunod. Di ba? Pag yung babae nga ang mga nagkakitaw, ikulusan ko siya, ikulusan ko siya. Kita ko siguro mo. Reklamo sa kaya di bulispiya ko siya sa mga tao. Nasunod pa, di bulispiya ko siya. Pakaluloy ko kayo na kung yan, ihay ko sa kapamilya, a family of four, namatay na ang mama, papapak ng sulit babae, kung yan ang ipinig ang lalaki, ang magulang, na ipapay na ako sa tatatarboy, makaluloy ko kayo na. But I am envious sa iyong institution because there is that great tendency, there is that opportunity to go back to the first spirit of Christmas, where the simplicity, the beauty of the family is the main reason. Is the main reason why I said that there is salvation of humanity. Kaya ba, usahin na makalimutan sa kaya ng pasyente sa atong pinabuhi tungkol sa dalga ng mga sophistication sa panahon sa pagsaulo sa paso ng kanila at ang kaya ng mga pasyente mo ay binunggan ng mga maluwas sa ating kalimutan. Diba? So, kung ano na ako ngayon, so, nindot tayo na tanawa. And I think this is also a good reminder for all of us. The tragedy happened, the place that involved the whole community, the Astagilagan, is also a reminder for all of us, the beauty of the family, the simplicity of life, the ordinariness and the unity. Huwag ka rin magtaka na ako mag-invite sa ito at mag-alimang magkapagunan ako, makumuhay ang mga na nakalabas na. Bilik ang mga lindog ng mga higat at matatawad. Bilik ang mga lindog ng mga handa na ato ng pagkasawa ng mga sasang-isang misa. Bilik ang mga lindog ng mga dayan-dayan na makita na ato ng mga sa mga dayan at ito na sasara pagkinunod sa ato ng Christmas din ng Ginoo. Bilang-bilang na yung mga boss, maligaw ang pagkatao. Bilik ang tatang ng mga ligis sa tuwa ang pagkatao sa importante sa mensahe sa Pasko. It is all about family. It is all about simplicity. It is all about ordinariness. It is all about belief. And all these things lumping together brings about salvation to man. My pastor, papakilabalik. Thank you.
He entered into our world and shared our imperfections. We trust that He listens and understands our unworthy language. And so we say, Lord, hear our prayer. Let us give thanks to the Lord our God.
You are the holy Lord, the promise of all holiness. Make holy them for these things we pray. By sending God your spirit upon them, life that will fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. In a time he was betrayed and entered willingly and his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, his supper was ended. He took the chalice of once more, giving thanks, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will pour out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of Oh.
Brethren, we know that the love of God, we all can take some of the sins of the world. Bless us with the supper of the Lamb. May the Lord be with the body of Christ. Thank you.
Let